Isa po ito sa nagsampa ng kaso kay Vice Ganda at kay Ayon. Meron silang grupo. Anyway, kung ano man yung grupo nila na yan. Alright, so tignan natin. Ang lilinis niyo po. Diba? Kabastusan daw kasi yung ginawa ni Vice Ganda at ni Ayon. As if naman, talagang malinis kayo. Diba? Yung mga ganitong klaseng tao. Alam natin kung ano yung mga agenda na itong mga to. Meron tong malaking agenda. Akala niya naman matitinag, papatinag ang isang Vice Ganda. Malabo po yan. Malabong malabo po yan. Alright, eto yan. Vice Ganda, yung nagsampa sa iyo, sa inyo ng criminal case dahil lang sa icing, ang linis pala ng background. Ito naman, biro. Malinis daw ang background, pero yun nga, pasensya na, itong mga netizens ngayon ay talagang resourceful. Talagang makikita nila, sino ba itong mga nagsampa ng kaso na ito kay Vice Ganda at kay Ayon? Talagang makikita nila yung record niyo. Kaya kung ako sa inyo, ay sana'y nananahimik na lang kayo sa isang tabi kung alam niyo sa sarili niyo na meron kayong mga ganito kaduming record na itinatago. Diba? Ang kapal ng mukha, ang lalakas ng loob. Icing issue ha, kumpara dito sa issue na itong isang ito. Sure ako na si Vice Ganda ko nagbabayad ng tamang buwis. Pero itong si Leo Olarte, hindi for 6 years. Tax evader din pala itong isa sa mga nagsampa ng kaso nga na ito kay Vice Ganda. So ayan, ulitin ko ha, nako, bago kayo sana mamuna, magmalinis, tignan niyo muna sarili niyo. Maigi pa talaga na nahimik na lang kayo para yung mga ganito hindi na lumalabas. Okay? Para yung mga ganito hindi na nahahalungkat ng mga kababayan natin, na mga resourceful. Abay, siguro naman alam nyo na ngayon, yung era natin ngayon ay social media era. Okay? Nang ibig sabihin, talagang madali lang mahanap, madali lang mag-research, at makita kung ano yung mga background ng mga katulad nyo. Kaya good luck. Ulitin ko ha, ito po yung nagsampa or isa ito sa nagsampa ng kaso kay Vice Ganda at kay Ayon, na isa daw palang tax evader. Mantakin nyo ha.